Dami mong fan. Dami mong fan. Hindi, kasi isang magandang ano yan eh. Magandang sintis naman na yung hindi ko maintindihan kung paano ako magsisimula. Maganda nga po sa inyo na ako. Ako po ang aking blouse. Kaya na. Wala interruption, please. Pagkasalita, wala na interruption na, please. Ako, hindi ko pa nararamdaman. Ako ay may karamdamang nararamdaman. Pero, meron isang nag-ano sa akin, nag-ano, na uminom ng ganito. Yung sa akin, para lumakas, dahil napapagod tayo, matanda na. Oh. Ngayon, sa pag-inom ko, nararamdaman kong ako'y maayos, nasigla, tapos para ba sigurong wala pa akong nararamdaman dito sa aking breast. Na sa pag-inom ko, eh, parang lumabas, lumaki. Talagang yung bato, di ba? Bato talaga. Hindi lang bato. Lumaki talaga, sobra. Lumaki ito na mapulang-pulang, matigas. Kahit tipuin mo, hindi ko, wala akong nararamdaman. Nag-numb na siya. Wala akong nararamdaman malaki. Di sinabi ko na sa amo ko, na ito mo yun, kinukumusta ko. Sinabi lang ako sa amo ko, hindi ako kala. Ay, bakit? Pinakita ko itong aking ano. Didi. Tapos, edi ano, tiningnan na. Sabi, ngayon din pupunta tayo sa ospital. Dinala ko sa ospital. Sa, ano, sa Evangelismos. Tapos, inano ko sa Alexandra. Sabi sa, ano bang iniinom mo? Anong nilalagay mo? Sabi ko, herba lang. Wala akong sinabing ano, basta herba lang iniinom ko. Tapos, edi, yan, sabi, pupunta na ako sa Apokratyo, ospital at, yung ultrasound. Hindi, operahin na. Ay, kiba. Operahin na daw ako. Talagang grabe na. Pero yung nung kinabukasan, hindi ako doon dinala. Doon ako dinala sa private, sa Palero. Mga specialist ng doktor yun. Tinignan nila, pinicturan. Ang sabi nila, tumor. Tumor daw yan. Di ngayon. Tinanong sa akin kung ano daw itinitake ko. Sabi ko, herbal, C24 ko na rin. O, naririnig daw niya. Iigan sa Amerika siya nag-master. Yun. Pero hindi ko sinasabing dire-diretso pa rin ako basta yun ang ginanako. Hanggang sa akin, ginamot. Pero diretso pa rin itong akin. Sabi ng upline ko, idiretso mo yan. Kahit pa ikaw ay iniinom na gamot ko, unahin mo itong C24. Yan. Talagang ginagawa ko yan. Therapy. Talagang itong ano ko, kung anong nasa picture na breast cancer, anong ganun yun, anong kalaki, kung anong sugat. Sugat na sugat talaga yun. But ginawa ko itong anim na capsule. Umaga, tanghali, hapon, dalawa ng dalawa yan. Anim. Ako ay, ako user na din ako. User. Tapos member na rin ako. Kahit ako may sakit, kumikita. Kumikita pa rin ako. Talagang ano, may tatawag sa akin, yung mga pinagbebentahan ko. Tapos iaano ko na lang sa upline ko. Yun, sabi ko, salamat sa Diyos. Kahit ako'y may sakit, kumikita na lang ako, may kita ako. Nakakatulong pa. Diretso yan, diretso lang, diretso sa pag-inom ko yan. Sa palimang therapy ko, na limang linggo na therapy, napansin ko talaga gabi, umaga. Talagang nilalanggas ko ito, katulong ko yung anak ko. Sugat, pag tinanggal ko yung cluster, dugo talaga. Kaya talagang dugo. Tapos edi, ngayon, nung mapansin ko, anim na linggong therapy, napansin ko wala na, hindi ko na nilalagyan ng plaster. Parang na dry. Dry na. At lumiit. Sobrang liit na. No, tingnan mo, praise God. Normal, nawala. Nagtaka ang doktor. Dahil hindi nila akalain. Sabi ko anak, yung stage ko, hindi mo naman alam. Eh, hindi ko alam kung anong karamdaman ko, hindi nila sinasabi sa akin. Nalaman ko nung ililipat na ako sa ibang hospital, may history ang ginawa ang doktor para maipasa doon. Na hindi naman ako marunong ang magbasa ng Greek. Pinabasa ko sa ano, talagang tatak sila yung Greek na yon.
talagang delikadong delikado ko. Yung pa lang aking ano, aabot na breast sa cancer. Third stage na at papasok na sa fourth. Aabot na sa atay. Metastasize na sa atay. Inaabot na sa atay. At may ano pa ako sa ano sa baga. May komplikasyon sa baga. Hindi ako inoperahan. Talagang diretso ang inom ko nito. Diretso pa rin ang therapy ko. Hanggang sa ngayon, dire-diretso pa rin ang aking pag-inom nito. Kahit yung sa mga Pilipinas na ano, ako ang kanilang ginagawang example. Kahit ang amo ko, may sakit ngayon. Inano ko nito, nagtitake siya. Na praise God. Oh. Kaya yung isang kaibigan ni yung kaibigan ng amo na nasa London. Ay baka makuha na ito ng SBCO. Tingnan mo. Kaya napakagaling talaga ng C24 at hindi lang C24. Mayroon pa. Marang pa yung anak ko. Kidi. Oo, yun. Sa bata rin. Yung anak ko, siya ay napaka nasambay yung choco diyan. Yung anak ko, hindi na kilala nila. Meron. Nasa tabi lang sila, hindi siya nakikipag-usap. Talagang mahiya ito, siya. Ito. Nung pasimulan kong painumin ko siya ng soko, dapat talagang siya isa-isa para sa mga mga bata. Gusto mong, you don't mind yung kuntang galing mo. Ipakita mo, sabi mo na nagkikimo ka, yan ang... Ako, nagkikimo ko, ito. Yan siya. Wala na akong buhok. Yan. Tingnan mo siya. Ito. Pero, ang lakas pa rin ang loob ko. Oo. Ito, inano lang ng amo ko talaga. Binila nila ako, pinasaya nila ako. Dahil ang aking buhay, may tanim na pala. Hindi niya alam. Hindi ko alam. Kaya nga, salamat sa Diyos. Salamat. Hindi ko alam na may tanim ng buhay ko. Tuwing ako nagtiterapy, tawag ako sa Pilipinas. May pumangkin akong tunay na paman, madre siya. Sabi ko, pipipray nila ako. Tuwing na lang ako magtiterapy, text ako sa nanay, sa lahat ng community. Tine-text ko sila. Nag-pray over ako. Kaya salamat din ito sa C24. Napakalaki ng tulong. Mayalak siya maliit ilang taon. Malakas ako. Dapat ako nagsusuka. Totoo yan. Wala siyang suka. Kasi pag may kinikemo ka. Pagkain, ganado, tuwing ako. Pagkatapos ko ng therapy, tulog ako. Tulog. Hindi ko alam kung mga anong sinasaksak sa akin. Kung ilan yun. Madami. May walo. Pagising ko, diretso na ako sa ano, sa toilet, iihi. Tapos gutom na gutom ako. Tsaka ako'y masigla. Yun, awa ng Diyos. Hindi ko talaga ito. Kaya maraming nabibilib sa akin na bumibili sila ng ganito. Ako laging hinahanap nila magpapatotoo. Kasi nakita nila sa'yo. Sabi ng amo ko, ako'y example nila. Kahit ng kaibigan daw ng amo ko, example ako. Sabi ko sa amo ko, kung ikaw maniniwala, bibigyan kita ng ganito. Ito ang nakatulong sa pagpapagaling sa akin. Prayers, huwag mumala yun. Huwag ng divine mercy. At saka ang prayers, Mahalabi rin pati. Sa buong mundo, walang hindi nagpipray sa akin. Hindi ko sinabi ko kay worldwide. Maraming kaibigan o ano. Talagang hindi ako nahiya, pinupost ko sa Facebook. Nagpapapicture ako sa aking kasama. Alam nagpapapicture talaga ako, kita nila kung anong itsura ko. Pero ako, kasi marami kang masaya ano ko. Namanas pa yan yung kanyang mukha. No? Namanas pa. Grabe, namanas niya. Ngayon, tingnan mo ang ganda. More power pa, more blessings pa ang ibibigay sa iyo ni Lord. Kasi marami kang mahihikayat na tao. Marami kang mai-evangelize na may mga may sakit. Isang buhay na patutuo ka talaga. Yung si Eric. Kaya praise God. Salamat din sa M Global. Ayun. Salamat sa M Global. Kahit sa Pilipinas, inano ko yung aking kapatid. Noon hindi sila naniniwala, meron daw silang ibang product. Ngayon, umu-order siya sa ipag ko. Tingnan mo. I-post mo yan sa YouTube. Lagi yung ako ang inaano nila. Inahalimbawa. Dahil kita talaga nila, lalo ng amo ko. Kitang-kita nila. Kung gaano katigas. Kung gaano kataas. Pareho po yun. Isa lang, isa. Ngayon, okay. Pero diretso pa rin ang therapy ko. Maawa din yung isa. Kasi ang cancer na. Lagay mo na yung buhok mo ngayon. Ano lang ngayon po, Rita? Okay na po yung ano nyo. Okay na, tulog na. At saka wala na siya. Yung kanyang kwan ay as 100% cancer free siya. Yun ang pinaka... Iyan na siya ngayon. Mahaba na ang kanyang buhok. Kaya palakpakan natin. Mabuhay! At saka ang ganda na
talaga. Talaga iyan ang power ng Panginoon. Ginamit ang Im Global para sa kalusugan ng bawat isa. Kasi maliit pa ang anak niya eh. Si Sa Mariana Sara, kung makita niyo, sus basta may pananalig tayo sa Panginoon, walang imposible. Salamat Sister Lynn. Salamat. God bless. Puro yung mga ikona, divine mercy. Nung una, wala talaga akong ginagawa. Isang buwat ka nating talagang kain, tulog lang. Bed lang ang ano ko, nasaan na ako, 10th floor, dinadala niya ako ng pagkain ng gataas. Tsaka napakaswerte mo sa amin. Lahat. Doon siya, pagpapalain. Lahat. Makasasarap na pagkain. Ang amo niya? Oo. Trabahador lang ha, empleyado. Trabahador lang, empleyado na yun.